Para sa video na to, itatry natin gumawa ng sarili nating rainbow. Okay, so kaninang umaga, ay hindi pala umaga yung hapon. So kaninang hapon, mga alas 4 ng hapon, ay nakakita ako ng napakaganda at napakatingkad na rainbow. At kinuha na ako ng picture, ayan. At kinuha na ko din siya ng video. Ayan din. Okay, so ayun nga. Habang pinagmamasdan ko yung rainbow, namangha lang ako kasi nga umulan ng malakas. Umulan ng malakas. Mga alas 3. Tapos mga 30 minutes din siguro yung ulan. Tapos pagkatapos noon, tumila na siya. Tapos ayun nga, umaraw na ulit. Tapos biglang nagkaroon ng ganung rainbow. Ano pa nga siya eh, double rainbow pa nga siya. Eh, kasi sobrang tingkad talaga. So ayun nga, napaisip lang ako, paano nga ba nagkakaroon ng rainbow? Paano nga ba nagkakaroon ng rainbow? Siyempre, nung tinuro sa atin nung elementary or high school, ano lang, sa libro lang, parang theory lang, hindi naman natin na-experiment. Ewan ko kung na-experiment nyo. Pero hindi naman namin na-experiment, so hindi ko rin talaga alam kung paano ba talaga. Ang alam ko lang, nagre-reflect yung ilaw sa tubig. So dahil medyo curious ako, tinay kong i-research kung paano ba makakagawa ng sarili mong rainbow. At ayun nga, nag-research ako at nanood ako ng mga video. At nakakita ako ng video na pambata. Tinuturuan niya yung mga bata ng simpleng experiment kung paano nagkakaroon ng rainbow. Pero ayun nga, animation siya. Animation na video siya. Pakita ko sa inyo ito. Nung nakita ko yung video na yun, na parang wow, ganun lang pala kasimpleng magawa ng rainbow. Bakit hindi natin i-try? So ayun nga, para sa video na to, itatry natin gumawa ng sarili nating rainbow. Kailangan lang natin na ilalagyan na transparent na lalagyan. Tapos punoy ng tubig. Tapos, kailangan natin ng maliit na salamin. Kahit anong shape ng salamin, okay lang. Basta maliit, nakasya siya dun sa lalagyan. Tapos, kailangan natin ng puting papel. At kailangan din natin ng flashlight. Flashlight, pwede na rin siguro yung sa cellphone, pero meron akong maliit na flashlight na medyo malakas, kaya yun ang gagamitin ko. Okay. Ang unang step ay ilalagay natin yung salamin sa loob ng lalagyan na may tubig. Ilalagay natin sa loob nun at ilagay mo siya ng naka-diagonal. At naka-diagonal siya. Tapos nun, ipatong yung papel sa likod ng salamin. Ipatong mo lang yung papel doon. Tapos, ilawan mo yung salamin hanggang sa magkaroon siya ng parang rainbow na ilaw sa likod na magre-reflect dun sa papel. Ayan. Kita nyo, may parang rainbow. Ayan. Okay, tapos na ang ating maliit na experiment. Nakagawa tayo ng maliit na rainbow, pero hindi siya ganun kalinaw. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil pambata lang yung experiment na yun. Pero at least, nakagawa tayo ng sariling rainbow. So, ayun nga, tapos na itong video. Tapos na itong episode na to. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to subscribe and like the video and share it
Maraming salamat. See you next episode. Bye-bye!